UST scholar. He is the president of Philippine Society of Traditional and Alternative Medicine Incorporated, lifetime member of Philippine College for Advancement in Medicine, spokesman, Davao Inventors Association, vice president for Advocacy Filipino Inventors Federation. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntuna ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas ng The Big C, gagabay sa inyo upang walang mag-maintenance ng sakit kundi angkinin ang kagalingan sa pamumuno ng founder ng Doc Alternatibo, The Big C, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Edel Roderos, makakasama sa talakayan sa alternatibong panggagamot, pagsasaka at pangkabuhayan. Ang advokasiyang ipinapalaganap ng Doc Alternatibo, The Big C, sa buong Pilipinas. Sa pagsimula natin, napakahalaga na maisabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe magmumula sa Psalms chapter 34, verse 13 hanggang 14, at ang nakasulat, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ito po nakasulat sa Psalms chapter 34, verse 13 hanggang 14. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Mensahe mula sa Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Pinakamahalaga ang paniniwala natin sa minimithing kagalingan sa sakit at matiwasay na pamumuhay upang ito'y maangkin, kapanalig. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman ng paggabay sa inyo, kapanalig, kakuo, para sa tamang pag-alaga ng kalusugan upang walang magkasakit sa inyo. Kung tatamaan man ang sakit, magabayan para maangkin agad ang kagalingan at walang mag-maintenance ng synthetic drugs upang maiwasan ang komplikasyon. Higit sa lahat, protektado ang bawat isa laban sa coronavirus upang walang magka-COVID-19. Kaya meron tayong anti-COVID-19 formula dyan sa brands ng Doc Alternatibo upang masundan at maalagaan ang katawan natin, buong pamilya ay protektado. Ngunit kung may sakit na, nag-maintenance pa, ingat dahil madaling tamaan ng virus. Kaya yung mga senior citizen ngayon, ayaw palabasin kasi madali silang tamaan. Meron po tayong solusyon sa sakit at titibay pang immune system upang hindi na basta matatalo ng virus. Sundan ang cleansing program at natural vitamin C IV at sa pagsimula ninyo, tapos na ang synthetic drugs maintenance. Hindi mo na kailangan yan. Isa po sa patunay, kapanalig, narito ang naniwala at sumunod. Pakinggan natin.
ang totoong nangyari sa kanya. Before yung naramdaman ko, left side ko na gilid, masakit. Tapos nagpa-ultrasound po ako, meron daw akong Sunday na daw na yung sakit ni, yung pato na. Yun ang karamdaman ko. Tapos yung dibdib ko, madalas magpalpitate. Tapos yung naka-vitamin C na po ako, unti-unti na pong nawawala. Okay na po siya, hindi na po masakit. At saka yung pagpalpitation ko sa dibdib, nawala na po. Malaking pasasalamat ko kay Doc Ed o sa lahat ng staff ng Doc Alternatibo na binigyan ako ng tulong, opportunity. Yan lang po. Maraming salamat. Masasabi ko lang po na huwag kayo mawala ng pag-asa, na pumunta kayo dito sa Doc Alternatibo kahit saan, basta dito sa Doc Alternatibo. Marami silang maipapayo sa inyo. Bumisita lang kayo, mag-seminar kayo para kayo matulungan sa inyong mga sakit. Ako si Helen Pilonggo, nagpuyo sa Barangay San Sotero, Javier, Leyte, na ako ni edad 55 years old. Yan ang prueba, kapanalig, na may solusyon dyan sa iniindang karamdaman, may kagalingan, hindi mo kailangang mag-maintenance ng synthetic drugs upang wala na magkakomplikasyon. Tingnan nyo yung mga nag-maintenance dyan, umabot na ng ilang taon. Yung mga nakikinig ngayon, talagang ma-realize ninyo na sa loob ng 5 taon, 10 taon yung iba, may pumunta dito, umabot pa ng 20 taon mahigit, walang nangyari, nagmanas pa, meaning lumala pa sa kaiinom ng maintenance, kaya nakarating dito sa Doc Alternatibo, at huwag nyo nang hintayin na mangyari sa inyo yan. Hanggat maaga, magdesisyon. Puntahan nyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch ng Dabig Sea Cooperative upang magabayan po kayo sa tampagsunod dito sa Natural Vitamin C IV. Ito po ay hindi capsule, hindi tablita, kundi ito po ay intravenous. I-extrose po ito sa inyo sa Doc Alternatibo branch at sundan ng cleansing program. Ito naman yung healthy diet na gagawin natin sa bahay pagkatapos ng Natural Vitamin C IV. At tuloy-tuloy ito hanggang bumalik ang kalakasan ng katawan at maging healthy lifestyle na natin upang hindi balikan ng sakit. Iyan ang tamang solusyon, hindi pa balik-balik. Narito ang hotline na maaaring i-text para sa mga concern, katanungan, gusto nyong iparating dito upang magabayan po namin kayo ni Doc Ed. Narito ang hotline, 0907-2423-907. Uulitin ko po ang hotline na i-text po ninyo. 0907-2423-907. Sa Pagudbud Branch, Poblacion 2, Pagudbud, Ilocos Norte, beside Dwight Kuraming Store. Sa Urdaneta City, Poblacion Alonzo Street, in front of Palawan Express, Urdaneta City. Sa Dagupan Branch, Borgo Street, Dagupan City, beside former Pag-ibig Fund Building. Sa Aguola Union, National Highway, SM Building, San Joaquin Norte. Sa Vegan City, Marinelia Commercial Complex, Govantes Dyke, Zone 5, Bantay, Ilocos Sur. Sa Baguio City, University Belt, 2nd Floor, Martan Building, Lower Bonifacio Street, Baguio City, near SLU Main Gate. Sa Lawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street. Sa Lawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street. Ang Doc Alternatibo Lopez Branch ay matatagpuan sa 357 Real Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon Province. Sa Candon, Ilocos Sur, Barangay Waigdaya, Candon, Ilocos Sur, 2nd Floor of Motor Trade Building near Nicosat and LTO. Sa Iba Zambales, Rizal Street, corner Zamora Street, Zone 2, Iba Zambales, beside GM Bank. Hello po sa mga kababayan ko po na nanonood po at nakikinig sa oras na ito. Ako po si Christopher Ivan Luzada, isang lumad na Bisliganon. Sana ko paabigyan po ninyong aksyon ang nangyayari po dito sa siyudad ng Bisliganon. Binilangan pa nila po ng araw ulit, 95 days na lang na uho ako. Mabuhay ka, Doc Res, Mr. Batikos Losada. Sa pagsisiwalat ng katotohanan laban sa korupsyon sa gobyerno at pagpapalaganap ng alternatibong panggagamot sa bansa. 947 days na mula nang binarel patay si Doc Res Losada sa Mangagway, Bislig City, Surigao del Sur. Samahan niyo po kami sa pagdarasal na makamtan ang hustisya at kami po sa One ASAP Movement kasama mga miyembro nagkaisa at naglaan ng reward money na 200,000 pesos para sa sino mang makapagsabi at makapagturo upang mahuli ang mga taong responsable sa pagbarel patay kay Doc Res Losada. Hustisya para kay Doc Res
Express, Mr. Baticos Lozada. Mabuhay ka sa ngalan ng katotohanan. Sa panahon ngayon ng coronavirus pandemic, kailangang protektado ka laban sa coronavirus para iwas COVID-19. Narito ang pampalakas ng immune system ng ating katawan gamit ang natural, herbal at alternatibong pangontra COVID-19. Pagising sa umaga, unahin ang paggurgle at pagmumog ng lukewarm water na may halong natural sea salt. Pwede itong ulitin kada 2 oras kung merong problema sa lalamunan na hirap ipalabas. Laging unahin ang pag-inom ng tamang tubig. Dahilan na dito sa Doc Alternatibo ng The Big C Cooperative, pinapataka ng Doc F Fulvic Mineral ang inuming tubig upang masiguro na alkaline, mineral, at mas mabuting uminom ng tubig 8 to 12 glasses a day. Paraan din ito na masundan ang natural flow ng katawan na makapag-eliminate o makapagbawas araw-araw. Ugaliin ang pag-ehersisyo bilang pagpapawis. Sa mga mahina ang katawan, mag-stem bath hanggang papawisan at maghaplas ng Doc F Body Mist and Oil. Siguraduhin na sapat ang protina ng katawan upang mapanatiling malakas ang immune system at malabanan ang viral at bacterial infections. Kaya laging unahin ang pagkain ng prutas, root crops at salad na gulay. Mas mabuting iwasan ang mga instant na pagkain, lalo na ang gawa sa harina at niluto sa mantika. Dito sa Doc Alternatibo, merong natural vitamin B complex powder na mataas ang protena at ito ay inumin umaga't hapon. Itimpla lamang sa hot water at haluan ng wild honey, molasses bilang pampasarap. Pwede din ihalo ang mixed in herbal coffee. Mas mabuting maglaga ng herbal na dahon ng lagundi, malunggay, sibuyas, bawang o luya at gamiting pangtimpla. May mga herbal food supplement capsules din ang Doc Alternatibo na pwedeng inumin umaga at hapon. Tulad ng lagundi capsule, tawa-tawa capsule, malunggay capsule, spirulina capsule, sodium ascorbate capsule at marami pang iba na mainom at makain bilang pampalakas ng immune system upang matibay ang antibodies laban sa mikrobyo lalo na sa coronavirus. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin ang virus at hindi mabubuhay sa katawan ay ang pag-undergo sa cleansing program at natural vitamin C IV na ginagawa lamang sa Doc Alternatibo Center ng The Big C Cooperative. At ugaliing magsuot ng face mask panahon na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang physical distancing, gayon din ang paghugas ng kamay at pagligo pag umuwi ng bahay. Ito ang mga natural, herbal at alternatibong paraan upang protektado ka laban sa coronavirus upang walang magka-COVID-19. At ito ay available sa bawat Doc Alternatibo brands ng The Big C Cooperative. Laging tandaan, protection is better than cure. Karapatan mong proteksyonan ang sarili at sa pamamagitan nito, matulungan natin ang ating pamahalaan na sugpuin ang coronavirus upang walang magka-COVID-19. Minsahi mula sa One ASAP Movement at Doc Alternatibo Center ng The Big C Cooperative, your health to wealth cooperative partner. Kapanalig, kakoop ang anti-COVID-19 formula, nandyan po sa brands. Nakasulat na po yan, kunin po ninyo, sundan, buong pamilya, protektado po ang kagandahan pag sinunda, nakakatulong para hindi ka na constipated, maayos na yung tulog mo, pag-ihi mo, nakakatulong para maiwasan ang pag-develop ng hypertension, diabetes, hyperacidity, pati yung mga bata, pwedeng sumunod nito, buntis, pwedeng makasunod nito para protektado po tayo sa panahon ngayon laban sa coronavirus. At merong actual demonstration, seminar, weekly po yan, gagawin sa brands natin para maintindihan din po ninyo ang tamang paggamit ng mga herbal food supplements ng Doc Alternatibo na maging pagkain, inumin na, maging gamot nyo na!
Narito po ang hotline na maaaring i-text po upang magabayan sa araw ng pagbukas ng branch natin dahil hindi po araw-araw yung ibang branch natin na open. Merong 3 times a week, merong twice a week, meron naman once a week. Narito ang hotline para magabayan po namin kayo kung ano yung schedule. 09-07-24-23-907. Uulitin ko po ang hotline, 09-07-24-23-907. Sa Kando ni Locosur, Barangay Waigdaya, Kando ni Locosur, second floor of Motor Trade Building near Nicosat and LTO. Sa Urdaneta City, Poblacion Alonzo Street, in front of Palawan Express, Urdaneta City. Sa Abulog, Cagayan Valley, Vicente Real State, Lesor, Libertad, malapit sa elementary school. Sa Lawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street. Sa Pagudbud Branch, Poblacion Dos, Pagudbud, Ilocos Norte, beside Dwight Kuraming Store. Sa Iba Zambales, Rizal Street, corner Zamora Street, Zone 2, Iba Zambales, beside GM Bank. Sa Baguio City, University Belt, second floor, Martan Building, Lower Bonifacio Street, Baguio City, near SLU Main Gate. Sa Vegan City, Marinelia Commercial Complex, Govantes Dyke, Zone 5, Bantay, Ilocos Sur. Sa Aguola Union, National Highway, SM Building, San Joaquin Norte. Sa Dagupan Branch, Borgo Street, Dagupan City, beside former Pag-ibig Fund Building. Ang Doc Alternatibo Lopez Branch ay matatagpuan sa 357 Real Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon Province. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Kapag gamit po ako ng Mixed 10 Coffee, nawala po yung pagka-acidic po ng 10 ko. The best po talaga ang Mixed 10 Coffee kasi nawala po yung acidic. Ang ating kape, ang ating kape, Mixed 10 Herbal Coffee. Ang Mixed 10 Herbal Coffee, mabibili sa mga butika, supermarkets, malls, Doc Alternatibo Brands, at the Big C Distributors nationwide. Doc Alternatibo, laughter therapy. Ang kwento ni Boy Pacquias. Ika'y nagtataka lang ako. Bakit, Boy? Bakit pag commercial ng shampoo, buhok ang pinapakita? Pag facial cleanser, mukha yung ipinapakita. Pag toothpaste, ngipin. Pero pag napkin, bakit ayaw ipakita? Unfair naman yun, di ba? Doc Alternatibo, laughter therapy. Doc Alternatibo Newscast. Puntahan na naman natin ang mga nagtanong sa hotline at magabayan para sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman, sapagkat makakasama natin ngayon ang founder ng Doc Alternatibo, chairman ng Tabig C Cooperative, inventor Doc Ed Dilibo. Ito yung isa sa tanong from Laguna. May bukol po ako sa sikmura, pwede po bang di na operahin at matutunaw ba sa Doc Alternatibo? Yeah, lahat ng bukol na abnormal, babalik yan sa normal. Lahat-lahat, okay? Bakit? Kasi basically, una, hindi part yan ng katawan mo. Tumubo lang yan dahil mali ang chemistry ng dugo, mali ang pumasok sa katawan, mali ang na-absorb ng small intestine through the bloodstream. So mali din ang naibumba ng puso na dugo, no, na may dalang lason sa lahat ng sistema ng katawan. So nagkakamali rin ang tubo. So lahat ng bukol, saan mang organs ng katawan, kahit saan man yan, you have to remember this. Now, all we have to do is to really address the root causes. Ano ang mga dahilan? No? Yan ang ating mastery rito. Paghanap kung saan ang gagaling to. Is it psychological in nature? Yan, hanapin natin yan. Mapapansin natin to kasi lalabas itong mga palatandaan sa dila mo. Lalabas yan. You cannot hide. No? You cannot hide. Because that is subconscious response. That's automatic. Number two, tingnan natin, is this due to constipation? Is it due to physical? Pagkain ba ang dahilan? Pag-inom ba? Kasi kung yun po ang dahilan, talaga makikita natin. You cannot deny. The body will always reveal what's inside of your body based on the signs na makikita natin sa buhok, mata, at balat. Then third, is it chemicals? Mataas na ba ang lason? Did you inhale poison nung bata ka pa? Na-sprayhan ba ng chemical spray ang kwarto, pampatay ng lamok? Pumasok ba through the bloodstream kasi ina-injectan ka ng anesthesia o marami ng drugs o marami ka nang nainom na chemicals? You cannot deny because the body will always reveal the manifestations. So, yun po ang kailangan nyo. You have to come to the Alternatibo, punta nyo po kami,
we need to analyze. And much better po, sundin nyo ang combination of vitamin C intravenous and cleansing formula. Kahit wala si Doc Ed, kahit hindi kayo nakadalo ng seminar, basta buo po ang puso ninyo, buo ang loob ninyo, susundin po ito. Hindi po ito mahirap. Kailangan nyo po itong sundin. Kahit gumastos po kayo, maliit lang po ito. Kung ikukumpara natin sa gagastusin ninyo sa chemotherapy at operations, hindi naman talaga nakakagamot. Actually, yun pa nga ang dahilan, nagkakaroon ng secondary tumor o secondary cancers. So, you have to be wise, no? You have to really think what's the best solution na tuloy-tuloy ang pag-aling. Hindi yung patapal-tapal na band-aid therapy na gumaling ng konti, symptoms lang nawala, pero nandun pa rin ang cause. Kaya in due time, babalik pa rin yung abnormal growth. Isang tanong, Doc Ed, sabi niya, dumaan pa ako ng 6-month treatment at nagkaroon ako ng problema sa baga, pero hanggang ngayon, bumalik na naman yung asma ko. Ano po bang mainam na gawin? Anong dapat kainin? At ano po ang dapat para sa akin sa Doc Alternatibo? Yes, sundin nyo lang ang nakasulat na formula. Nandoon po kasi ang sagot sa lahat mong tanong. Kung anong dapat kainin, kung anong dapat sundin. Kasi nandoon yun eh, sequence yun eh. Pag-isis umaga, tanghali gabi. Ito po kasi ang hindi nyo nasunod siguro. Kahit uminom kayo ng drugs para sa baga. 6 months yung treatment niya. Hindi pa rin ninyo nakuha ang cause. Ang ginawa lang, eh, pinasukan lang ng antibiotics para patayin yung microbe yung kumakain di umano sa baga na siya naging dahilan ng tuberculosis of the lungs. Eh, walang panama yan. Kung mahina ang immune system mo, babalik pa rin yan. Kasi microbe yung nasa hangin yan eh. Airborne yan. So kapag na-inhale mo yung microbe, dadami rin siya sa baga mo, kakainin uli. Kasi huwala na ang drugs na siyang dati pumapatay sa kanila. But if you reverse the condition, you have to strengthen the immune system first. Let the immune system do its job. No, you have to really do what's the best. Kainin at inumin. Nandun yun, nakasulat yun. Then the system will really work. Like you have to take a lot of mixed in with mangosteen and a lot of lagundi. That will strengthen your body system. Pero kung kulang pa rin ang mikrobyo sa colon mo, kasi pinatay mo na nga ng antibiotics, kahit pa ulit-ulit pa rin yung sakit mo. So, we have to really address the right one. No, tamang formula. It's a combination ng banana cider, the probiotics, the cleansing formula, and the vitamin C intravenous. The vitamin C intravenous will strengthen the immune system and let the immune system do its job to massacre the microbial attack sa baga. At tatanggalin din ang toxins sa pamamagitan ng perspiration. Cleansing program, yun ang material na kasabay ng vitamin C para ilabas yung ihi, yung dumi, lalabas sa balat, no, ang pawis. At ibibigay yung nutrients. At the same time, i-reprogram ka. Yun kasi yung pinakamahalaga. Hindi ka lang dumumi-umihi. That's not enough. You have to be reprogrammed. Yung acid ng sikmura mo, hindi na dapat every 2 hours nagre-release. At yung utak mo, hindi dapat na-disturb. You have to sleep deeply. Yun ang kailangan para mas mabilis na nakaka-repair yung lungs. Doc Ed, marami kasi ang natatakot dito sa mikrobyo. Kaya ayaw nilang kumain ng mga paborito naman ng mikrobyo na pinag-uusapan natin dito. Tulad ng ayaw nila ng buko kasi madaling mapanis. Ayaw nila ng prutas kasi madaling mapanis. Hindi mo lang alam, ang mikrobyo po ay nagiging kaibigan natin, katulong na po sila sa digestion. Part yan ng creation story ng katawan. Kaya nandoon sila sa colony, sa colon. Mm-mm. Doon sila nakatira. Kailangan nating ang mikrobyo na yan para makaproduce ka ng vitamin C, okay, at vitamin B complex. Sila po ang dahilan bakit nagkakaroon ng balance of nutrients na pumapasok sa bloodstream. In their absence, yon, nagkakaroon ka ng constipation, kulang ka ng tulog, kulang ka ng ability to absorb nutrients. Wala po kasing digester. Ang stomach natin, small intestine at large intestine, hindi po enough that they can digest in a minute very simple absorbable materials like organic matter. They cannot process it alone, no? Hindi po kakayanin ng colon, stomach, small at large intestine. They cannot. So, kailangan natin ng tulong nila. So, kung mali ang interpretation ng mga Western medicine practitioners at nakilala nila ang mikrobyo bilang exclusive na kalaban, noon yon. Pero hindi na po ngayon. They accepted already the fact that microorganism is part of nature. Part yan ng hangin, part ng tubig, part ng stomach, ng colon, ng tao, ng katawan. Kailangan natin to. May kalaban nga lang. Yung mga invaders na to, kalaban ng katawan natin kapag ka nag-invade ni sila ng laman.
Nagiging kalaban lang sila kapag nilason mo sila, kapag ininuman mo ng antibiotics, kapag uminom ka ng mga pagkain o mga uminom ka ng mga juices at mga synthetic juices at kumain ka ng pagkain highly chemicalized. Doon po nagsisimula ang kanilang rebellion kasi nilason mo sila. Ito yung dahilan, kapanalig, na napakahalagang masundan yung itinuturo sa atin ni multi-awarded inventor Doc Alternatibo para sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Kaya puntahan mo pinakamalapit na center ng Doc Alternatibo upang magabayan po kayo kung ano yung tamang gawin, anong tamang solusyon dyan sa iniinda mong karamdaman. At isa sa patunay, narito po, nag-undergo ng rejuvenation treatment and coaching program. Pakinggan natin ang totoong nangyari sa kanya. Mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol, at talagang nahirapan ako doon sa naramdaman ko. Meron, may iniyom ko na pain reliever. Talagang naka-ready palagi yon. Matagal na ito, mga siguro 5 taon na ito. Within 7 days, kumusta po? Ano pong nagbago sa'yo? Physical, emotional, and spiritual, mayroon po ba? Meron. Una-una, yung pagdating ko dito, maga itong pako. Pagdating ko dito, 1 day after, natanggal yung pamamaga. At yung pakiramdam ko, lalong gumanda kasi yung in-infuse na vitamin C, mas lalong gumanda yung mga nararamdaman ko. At yung mga iba pang naramdaman ko ay gumanda yung pakiramdam ko sa katawan. At yung pagbabago ay marami akong natutunan dito na kung paano i-disiplina sa pagkain at kung paano tinuruan dito spiritually. Kung titingnan natin, para ka rin nakapunta sa Israel, nakaligo ka sa Dead Sea. At dito naman kay Doc Ed, napakarami akong natutunan dahil naituturo niya lahat kung anong dapat gawin natin para gumanda ang health natin, maging happy, healthy ang katawan natin. Dahil tayo, di natin alam paano natin i-manage ang katawan natin para tayo maging healthy. Pero pag pumunta ka rito, matutunan mo lahat yun. Dahil bihira naman ang ganitong pangyayari na makikita natin. Dahil ako, marami na akong pinuntahan pero hindi ko talaga na tagpuan yung kagalingan. Kaya dalangin ko na patuloy sila na gamitin ng Diyos habang ako po si Stefano Loroso, 60 years old, tagang Lumansya, Calibo, Auckland. Napakinggan po natin ang isa sa napanaya matapos nag-undergo sa rejuvenation treatment, coaching and programming o RTCP na ginagawa po sa main headquarters ng Doc Alternatibo sa Digo City, Davao. At ito po ay nakapackage na, nandyan na ang natural vitamin C IV, ang cleansing program, kami na po mag-alaga sa inyo, nasa hotel po kayo. Ito ay pinangunahan ni inventor Doc Alternatibo at ang resulta, narinig po natin na yung 5 taong mahigit na pagtitiis sa sakit at maintenance na solusyonan. Kaya huwag tiisin ang sakit, kapanalig, may solusyon, may kagalingan. At araw-araw na papakinggan po mga patunay dito, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang dialek ang mga sumubok at isa lang ang sinabi na salamat dahil naangkin ang kagalingan, wala nang synthetic drugs maintenance. Upang magabayan po kayo, narito ang hotline na maaaring i-text po ninyo. 09-07-2423-907. Uulitin ko po ang hotline, 09-07-2423-907. Kapanalig, kakuop, dahil limitado ang oras dito sa Palatuntunan sa radyo, dahilan na may limitasyon po ang talakayan pagsagot sa mga katanungan sa hotline. Kasama ang founder ng Doc Alternatibo, chairman ng Tabig Sea Cooperative, inventor Doc Alternatibo, na siyang nanguna sa advokasyang alternatibong panggagamot para sa natural na lunas. Kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Edel Roteros, sumayin niyo ang katotohanan. Please visit
visit our Facebook page, The Big Sir Radio and Doc A Research. And also subscribe our YouTube channel, Doc Alternatibo. Sa iba Zambales, Rizal Street, corner Zamora Street, Zone 2, iba Zambales, beside GM Bank. Sa Kando ni Locosur, Barangay Waigdaya, Kando ni Locosur, second floor of Motor Trade Building near Nicosat and LTO. Sa Urdaneta City, Poblacion Alonzo Street, in front of Palawan Express, Urdaneta City. Ang Doc Alternatibo Lopez Branch ay matatagpuan sa 357 Real Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon Province. Sa Agoola Union, National Highway, SM Building, San Joaquin Norte, Salawag City, Ilocos Norte, General Segundo Avenue, Bacara Street, Savigan City, Marinelia Commercial Complex, Govantes Dyke, Zone 5, Bantay, Ilocos Sur. Sa Baguio City, University Belt, 2nd Floor, Martan Building, Lower Bonifacio Street, Baguio City, near SLU Main Gate. Sa Abulog, Cagayan Valley, Vicente Real Estate, Lesor, Libertad, malapit sa Elementary School. Sa Dagupan Branch, Borgo Street, Dagupan City, beside former Pag-ibig Fund building. Sa Pagudbud Branch, Poblacion 2, Pagudbud, Ilocos Norte.